Ian from the Little Rocker Vlog, and welcome dito sa Food Reviews. And this time, pupunta tayo sa Salt Student House dito sa Makati City. Pagpunta natin at itin pa natin ang authentic Thai cuisine. So, if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Let's go! Nagpunta ako ng Makati noong October 1st para subukan ang Thai dishes. So I went to SOMS dito sa Makati Poblasyon para subukan ang kanilang putahe. SOMS Noodle House is one of the most famous Thai restaurant dito sa Metro Manila. At kilala sila sa pagsaserve ng mga authentic Thai dish. At kadalasan, maraming artista ang kumakain sa restaurant na ito, at na-feature na rin to sa mga iba't ibang vlogs like Darcy Goes To and Marshall Butters Vlog. Alright guys, nandito ngayon tayo sa SOMS Noodle House at susubukan natin ang kanilang mga pagkain. Ngayon, nandito, ang in-order ko ay ang Tom Yum at saka ang Pad Thai. So, noodle strip tayo ngayon at susubukan natin ang kanilang pagkain. So, let's start muna dito sa Pad Thai nila. Okay. In-order ko ay beef Pad Thai for 280 pesos. So, susubukan natin ang kanilang pagkain. So, yun. First impressions, napakamamunin mo. Parang nakakapina flavor yung noodles na parang excited siyang kainin. So, kuha na kayo ng konti yung noodle niya. Ito natin siya. So yun, amoy na amoy yung aroma ng pagkain at saka meron siyang tofu and beef at saka yun, bean sprouts kasama rin dito. So, tutukman natin yung pagkain nila kung ano yung lasa nito. Relax. Galing ng lasa niya. Yung dati niya is sweet and sour yung taste. Ang ganda ng pagkakahalo niya. Parang hindi siya yung typical na noodle dish na matitignan ko. And then, pinagawa yung lasa ng tofu. Masarap. Saka yung texture niya, walang bot, which is I like it. Ganun din yung ano, yung noodles. Napaka lambot. Ang galing ng lasa, yung sweet tapos sour yung nakagol sa lalamunan mo, saka yung mga bits ng peanut, sarap, nararamdaman mo siya sa dila mo. It's a perfect combination, saka ito yung mga hindi na typical na dila sa nakakain mo. Tapos, ito yung beef, malambot siya. Napaka-churo ng beef, napaka-tender. Very nice. Alright, so ngayon naman, tapos na kinang kainin ang kanilang Pad Thai. We will now proceed sa kanilang Tom Yum. Ang Tom Yum nila ay nasa 300 pesos. Susubukan natin ang kanilang kain. So, no sa piran sa tuloy. Shrimp flavor siya. Shrimp tayo. Itikman natin ngayon siya. Ito sa bawang. Let's try the shrimp first. Hindi na lang. Wow. Sour taste pero kakaiba lasa, ang sarap niya. Ramdam din yung herbs and spices ng pagkain, ang napakasarap niya. Tapos, yun, nga pala, namamaya nilasa nila sa ginger. Sa
sisingin yung flavor dito sa soup. Ang sarap. Ano siya, kung yung ganitong type ng tom yum is comfort food. Lagi ito pag ano, maulan-ulan tapos sa hirap ng meron sa bawah. Nakakaranas. I-enjoy ako dito sa noodles ko. Yung soup ng tom yum, meron siyang squid. Tapos yung sama yung shrimp. So talagang perfect ng combination ng lahat ng seafoods na meron ito. Tsaka yung lasa ng soup, all in yung lasa. May gano'n. Napakasarap ko. Napaka-extreme yung addicting kong tom na ito at nangusang ko siya. Nadidescribe yung lasa, napaka-complex. Yung pink tamis na may halong namamaya niya yung sour tapos may konting alat siya. Napaka-complex yung lasa niya pero at saka yung herbs and spices namamaya niya, especially yung ginger. Maamoy siya, kaya kakaiba yung lasa ng pagkain. Very, ano siya, interesting. Yung sweet. Ano natin? Yung sweet pati niya, napaka-fresh. Ano yung napaka-chewy. Sarap. Meron din siyang puting mushroom. Sarap din yung mushroom niya. Napaka-perfect yung lipo ng ano, ng pagkain. Kaya naman, overall, napaka-sarap. Curious na. Alright, so, ito na sa pagkain dito sa Songs and Lyrics. Alright, verdict na tayo. So, ano ba ang masasabi ko sa mga pagkain sa Soms? So, let's start dun sa Pad Thai. So, masasabi ko dito, napaka-complex ng lasa ng noodles na to. Nagahalo yung tamis na may konting sour at saka yung mani nagpapa-add ng flavor doon sa noodles. And then, one of a kind, kasi kakaiba talaga tong noodles ito sa mga lahat na nakain kong noodles. Common sa mga noodles ay maaalat, pero siya, ang concept niya ay more on sour taste. And then, sa texture naman ng mga, ng karne, napakalambot. I love the beef. I do appreciate yung presentation nila at napaka-fresh pati. So, dito, ang i-rate ko overall sa Pad Thai ay 3.5 out of 5. So, let's move on dun sa tom yum. Ang tom yum, masasabi ko, kakaiba din ang lasa nito. It's very different from the soup meals that I ever tasted. And ang lasa nito ay sour taste. And talagang sumasabog yung mga herbs and spices dito sa pagkain na to. And then, I love the shrimp. Talagang napaka buhay ng lasa niya, fresh. Pati din yung squid na nakahalo dito. And katulad nga ng Pad Thai, ang lasa nito ay napaka-complex din. It's one of a kind kasi sa kadalasan sa mga soup meals na natitikman ko ay madalas hindi siya sour. At kakaiba, nakahalo yung tamis at ang sour taste dito. At talagang mabubusog ka. So overall, ang rating ko dito sa tom yum ay 4 out of 5. Alright, so we're already done dito sa episode na to. At grabe, nabusog ako sa pagkain ngayon. And let me know in the comment section ano masasabi nyo dito sa Songs at Noodle House. And feel free to comment down below. And shoutout pala sa lahat ng staff ng Songs sa Noodle House. Napakaganda ng service nyo. 5 stars kayo sa akin. So, again, this is Ian from the Reaper Rocker Vlog. We'll see you again in the next episode dito sa Food Reviews. Rock on, Pilipinas!